No guys, meron akong i-unboxing ngayong araw na to guys. Dumating sa akin kanina yung ID guys. Yan. Ito yung ID na matagal ko na rin inaantay. Yung basta yung ID guys. So buksan natin guys para malaman nyo kung ano ba yung ID na dumating sa akin. Yan guys. So bubuksan natin. Matagal na to si ano kasi ako nito nag-apply dito ah. Last year, June, tumawag nito siya sa akin. Kaso naka-duty ako kahapon. Sabi ko, ay sabi niya, ano, sa post office na lang. Sabi ko, hindi pwede siya kasi pag sa post office na naman, pagpas. Kaya sabi ko, hindi po naman bukas, baka pwedeng ibalik na lang bukas. Sir, delivery na lang, nandun ako. Ngayon, ano naman niya, hinatid naman niya kinabukasan. So, ito na yung nantay ko. So, bubuksan po natin. Para malalaman natin kung ano ba talaga yung tsura ng ID na to. ID na to. So, itong ID na to is all, ano siya, government ID siya. ID na to ay kahit anong kukuha ka ng mga requirements, kung kukuha ka ng passport, pwede mo siya gamitin. O kahit mga nabasta ito, pwede mo siya gamitin. Maglo-loan ka, yan, pwede siya nakagamit. So, valid na valid daw siya. Sapat na daw po ito na ito yung katibayan na ipapakita mo sa kanila. Yung sabi, hindi siya mo daw ang daughter. Stepper siya guys. Problema eh, pera pa itong ganitong ID. Grabe itong nagpila pa nito. Buti na lang, siyempre isa tayo sa empleyado ni Robinson. So meron tayong papel. Papirma tayo sa admin. So hindi na tayo pumipila ng napakabahaba. Tagal naman ito. Stepper pa siya guys. So ito Philippine Statistics Authority. Yan. So Filipino Identification System. Ano siya? May ito yung logo niya. Yan, yan yung logo niya. So titignan natin guys. Ngayon, so nandito na yung email ad niya. Nakalagay na rin. Ano, pinanta natin, titignan na. Yun. Wala. Kasi. Grabe guys, ganda rin. Dito na lahat ng mga ano niya. Ganda yung ID. Guys, para siyang ano. Pumila ako nito or nag-apply ako nito June 8, 2021. O, diba? So ano na ngayon? So na-issue sa guys March 15, 2022. O, diba? So 9 months. O, 9 months siya. O, diba? Grabe, napakatagal. So, sa sobrang dami siguro, ano guys, so, napakaganda. Sulit na sulit. Yan, so, maraming maraming salamat po sa ating government or sa ating presidente. Dahil, siyempre nakikinig naman ako dun sa, ano niya, balita niya. So, maraming maraming salamat sa ating lahat na nakuha na ganito, na nagrabe yung sobok ng iba nito na grabe, hirap pumila. Kaya ako, natulad na sinasabi ko kanina, hindi ako nahirapan pumila kasi gumawa ng letter kasi isa naman sa pinaka-empleyado sa mall. Siyempre, no, letter galing kay admin, may firma. So, pag pinakita na yun,
di na ako pipila. Diretso na ako dun sa ano nito. Sa loob kasi nakaano pa kasi yun. Pag pumasok pa sa loob, may nakakural pa. Kumbaga dun, may nailira pa. So ngayon maraming maraming salamat sa ating government. Nandito na po sa akin yung National ID. So, diba? Republika ng Pilipinas. Pambansang pagkakakilanlan. So, diba? Tagalog na Tagalog. Ang ganda. Sulit na sulit. Ito pala yung itsura ng National ID. So, yan. So, maraming maraming salamat po. Okay, so, nag-antay po na wala pa sa kanila yung mga national ID nila. So, anti-antay lang po kasi yung iba talaga sa akin nga 9 months o, di ba? Napakatagal. So, siyempre, sobrang dami, dami ng ginawa. So, ako naman, inaantay ko lang. Lumating naman siya. So, nandyan na siguro yan, parating na yan. So, ayan. So, maraming maraming salamat sa lahat. So, hanggang dito lang aking videos. Maraming maraming salamat. And ako rin, National ID.